So next natin mga kababayan. Ito. Yung kay Senator Leila De Lima, kagaya po nung ano, hindi na po ako masyadong maglalalim dito ano kasi matagal na ding issue to. And ngayon binubuksan po nila. Pagbawi ni Ragos ng testimonya laban kay De Lima, matutuloy na. May go signal na si dating Bucor Chief Rafael Ragos na magbigay ng testimonya sa korte kaugnay ng kanyang pagbawi sa mga aligasyon laban kay dating Senador Leila De Lima. Kasunod ito ng pagbasura ng Muntinlupa Court sa motion na ng prosecution na i-deny ang testimonya ni Ragos dahil sa lack of merit. Ayan po ang sinasabi nila. So itutuloy na po. So sa akin naman po, walang problema kung matuloy. Malaman natin. Kaya lang, mga kababayan, nung panahon po na linilitis to, eh talaga namang ano, yung panahon po na sila ay nagbibigay ng kanilang testimonya, eh nakapublic po yan, napapanood po ng mga taong bayan. Ano po, madaming tao ang nag-aral para diyan doon sa mga testimonya na ibinibigay nila upang maano lang, kumbaga, mapatunayan kung ito ay totoo o hindi. So ngayon, ang tagal at ang haba ng panahon na yon, so ngayon, biglang may pagbawi. Babawiin na yung sinabi. Eh, parang biglang nagkaguluhan na, no, mga kababayan. So, kagaya na lang po ng mga ibang senaryo, ang dami nilang sinabi doon na etong si Senator De Lima is kasama doon sa mga kaso na sinasabi sa kanya. Oh, pinag-aralan po nilang maigi yun kung totoo ang sinasabi. Tapos eto, ngayon naman po, meron na namang panibago. Hindi ko po sasabihin o hindi ko po pararatangan na kumbaga parang nabayaran or whatever. Wala po tayong sasabihin ganun. Pero, bakit? Sa haba-haba ng panahon. Bakit nung panahon na yon hindi mo pa sinabi agad? Ano po? Bakit nung panahon na yon na talagang kumbaga maililigtas mo na si Senator De Lima kung sakali na maniwala sa iyo doon sa sasabihin mo kung yun yung katotohanan talaga, eh dapat ginawa mo na. Kaya po yung sinasabi na lack of merit, kumbaga ang naisip ko diyan, lack of merit, kulang sa ano, kulang sa patotoo o kulang sa, alam nyo na yon, sa ebidensya. Kasi, kumbaga, naibuhos na nila eh. Naibuhos na nila yung mga pinagsasabi nila noong panahon na kalaban nila si Senator Leila De Lima. Eh, kailangan, kapag kayon, eh, kinontra mo yung una mong sasabihin, mas doble ang ipepresenta mo at irepresenta mo sa Senado. Dahil kailangan mong isa-isahin na atakihin eh. Yung mga pinagsasabi mo noon eh. Kailangan mong isa-isahin na ano ba tawag doon? Isa-isahin mo dapat na ipawalang bisa yun eh. So mas doble po ang kailangan ipakita niya sa ano, sa hukuman, mga kababayan. So ngayon, pero ngayon pinayagan na po eh, sige, mas maigi na din po 'yan. At least marinig naman natin kung ano yung side ng kabilang side niya. Kung bakit niya binabawi ang testimonya at makita natin kasi ano yan eh, mga kababayan, naka-public pa din po yan eh. Para malaman natin kung bakit, kung paano masabi nitong tao na to na binabawi niya yung laban niya kay Senator De Lima, ano? So yan po yung ating pangatlo